si tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Bawat pagdiriwang po ng Misa, ng Eukaristiya. Ito ay pagsasangayon ng sakripisyo ng Poong Senyor sa Kalbaryo. Pagsasangayon. Ika nga, binibigyan tayo ng pagkakataon bumalik sa orihinal na Kalbaryo ni Jesus. Nandun tayong nakatayo. May partisipasyon tayo. Doon si Jesus nag-alay ng buhay para sa atin. Tayong may partisipasyon, nawa tumanaw ng malaking utang na loob sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawi mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo.
Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan namay karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala ka'y tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan, laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang nag-ahasik ng binhi sa kanyang bukid.
Pagkatapos yun, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung papaano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang pag-ahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus, anong talinhagang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na ito at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad dito. Ayon sa makakaya na kanilang pangunawa, hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang maalagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong isang araw kamakailan, may okasyon pagtitipon ng ating mga kapatid na tumulong noong traslasyon. Ngayon po ay ika-29 ng buwang ito. 20 araw na ang nakakalipas pagkatapos ng ating traslasyon. Napakadami po! Di po natin mapigilan ang inyong debosyon. Alam niyo naman ang patama sa atin. Baka tayo pa ang maging sanhi ng pagpapalaganap ng coronavirus. Naghintay po tayo. Yun nga, sa pagtitipong yun, kasama natin ang mga pinuno ng lokal na pamahalan, ang kapulisan, at marami mga tumulong sa atin. Nagpasalamat tayo sa barangay, sa ating mga ihos. At ako, nagpasalamat ako sa inyo, sa kanila. Inobserbahan naman natin ang mga protocol. May distansya, naka-face mask, face shield, open air. Pero ang sabi nila, salamat sa Diyos. Ako pang pare, nagpapaliwanag pa ako sa mga datos. Ha? Sinusubaybayan natin ang datos na galing sa DOH at sa ating Manila Health Department. Pinag-aaralan natin, kaya naghihintay tayo. Akala ko talaga, papalo ng napakataas sa mga may sakit. Hindi. Lalong-lalo na yung mga namatay. Tinitingnan ko, nagdadasal ako gabi-gabi. Nag-aantabay. Buti na lang, sunod-sunod yung mga walang namatay. Kasi, kargo-de-konsyensya. Naalala niyo ba yung sinabi ko? Pinapaubaya ako sa Diyos ang lahat. Di ko alam, di naman ako Diyos. Wala naman ako crystal ball. Ako lamang ay hamak na tagapagpatupad ng nakagawian natin traslasyon batay sa mga kondisyon at sirkumstansya. Sa mga datos nga, yung
reproduction rate. Ngayon, yung pinakakahapon, below 1. Ibig sabihin ay hindi na nakakahawa. Huh? Yung mga namamatay, nakakahawa. At kasama natin yung mga pinuno. Ako pa yung sa agham at sa siyensya. Ngunit sila, nakita ko pang pananampalataya nila. Ito'y sa awa ng Diyos. Milagro! Nanggaling pa sa kanila. Milagro! Alam po ninyo, maswerte yung mga nakakapasok sa loob ng simbahan at alam ko kung gano'n kayo matagal bago maghintay makapasok ng simbahan. Sa mga hindi makapasok ng simbahan, marami pa. Nandun din ang Senyor sa balkonahe upang matanaw nyo, masilip nyo, mabati nyo sa malayo. At ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paghilom, ang kanyang poder. Imbis na tumaas, sabi pa ng mga eksperto, bumaba pa. Ang mga milagro ng Diyos, hindi lang doon sa panahon ng Biblia. Amen. Amen. Kung hindi ngayon, ang mga milagro, humingi din ako ng milagro, katulad ninyo. Pare-pareho lang tayo. Patuloy po tayong magpuri. Ang milagro, ang laki ng ginhawa ko. Nagbibilang ako ng araw upang mabahagi ko sa inyo. Ako, nakita ko pa yung pananampalataya ng mga tumulong sa atin na ito'y galing sa Diyos. Isang himala. Paliwanag ko na muna ang ating salita ng Diyos. Sulat sa mga taga-Ebreyo, si Jesus ang dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, yung pari nag-alay ng tinapay at alak kay Abraham. At sinabi na ang pari, hindi katulad yung mga ibang pari na kailangan yung lumantipan, yung dugo ng mga kambing, dugo ng mga baka, ito mismong sariling dugo niya ang inalay niya para sa ating katubusan. Ang hamon po sa atin, tayong mga tinubos, tayo po yung mga mananatili ba tayo sa kasalukuyang buhay natin ng bisyo? Mahiya ka naman. Tumanaw ka naman ng utang na loob. Huwag kang maging bato. Alam naman natin, dahil sa ating mga kasalanan, papunta tayong impyerno. Kailangan tayo, ika nga, ano bang pinakasentensya? Kulungang panghabang buhay? O yung death penalty? Bitay? Ang pinakagrami, may mas grabe pa yung papuntang impyerno. Masunog ang kaluluwa natin sa impyerno. Dapat doon tayo. Tinubos tayo ng dugo ni Jesus. Yan ang pinapaalala. Huwag naman ang ating katwiran. Eh bakit? Sinabi ko ba sa kanya na mag-alay ng buhay? Yung iba, ganun pa pananaw, mayabang pa. Bakit? Humingi ba ako ng himala? Ha? Huwag namang ganyan, kapatid. Magpakumbaba tayo. Umiyak tayo. Huwag tayong mahiyang umiyak sa kanyang presensya. Sapagkat labis-labis
sobra-sobra ang ginugol niya para sa mga walang kwentang katulad natin. Kung ako, magbibigay ba ako ng buhay para sa iyo? Hindi naman kita kilala. Ha? Mahalaga tayo, bawat isa sa atin. Ay, yung po yung unang pagbasa, ha? Tayo po'y mabighani sa himala sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito yung himala. Kasi yung mundo, ang daigdig, tinitingnan lamang, sino ba dito yung pinaka makisig, pinakagwapo, pinakamayaman, pinakamaganda? Yan. Diyan tayo sisipsip. Diyan tayo didikit. Ah, yung mga who's who, ah, diyan tayo lalapit. Yan ang daigdig. E paano yung mga hindi pinapansin? Paano yung mga walang kwenta? Paano yung mga walang talento? Paano yung mga kinalimutan ng lipunan? Paano yung mga nasa gilid, nasa laylayan ng sosyedad? Hindi alta sosyedad, kung hindi, sino ba yan? Sa Diyos, ang halimbawa dito, yung talinhaga dito, yung binabaliwala ng mundo, sapagkat ang kagandahan ng Diyos magsisimula sa isang butil ng mustasa, pinakamaliit. Pero kung tayo'y magdadasal, araw-araw tayo magdadasal, tatanaw tayo ng utang na loob, lalapit tayo sa Kanya, magdadasal tayo para sa kalusugan mo, para magdadasal tayo para sa pamilya mo, magdadasal tayo para magkaroon kayo ng pera, magdadasal tayo para maging estable ang inyong trabaho, magdadasal tayo para meron tayong pantustos doon sa chemotherapy, pambayad sa dialysis, para may pagkain tayo sa mesa, araw-araw. Kung magtsatsaga lang tayo, mga kapatid, sa huli, itong butil ng mustasa, ito po'y pa isang pinakamalaking puno. May ani, yung mga sanga nito, at yung mga ibon na pagod nang lumipad, makikita ito, saan ba tayo magpapahinga, gagawa ng pugat? Ay, dito muna tayo sa lilim. Yung binabaliwala nung una, ngayon, sagana, malaki, mabunga, pinakadakila. Yan ang milagro ng Diyos. Baka sabihin ninyo, ito na naman, noon pa ito, Father, noon pa. Ito po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa paglaki ng ating komunidad. Ito po, habang naghihintay, sinabi ng ating, yung sa mga IT natin, yung low-tech po ako, bobo po ako sa mga technology. Alam nyo ba, di meron tayong mga LED. Ah, yung mga kapatid nyo, ha, na sumusubaybay, pinapanood kayo. Ha? Nandun tayo. May maraming mga bumabati sa akin ngayon, no? Yung mga galing pa ng abroad. Ha? O tinitingnan ako, nakikita kayo, kaya magpakagwapo kayo, magpakaganda kayo, ngumiti kayo. Ha? Ha? Alam nyo ba, bago yung pandemya, wala pa tayong 1 million na followers. Itong panahon ng pandemya na napakahaba, sinabi saan, Father, 3 million na tayo. Ha? Siya nga. Alam mo na ako, mukha akong tatanga-tanga. Eh, kaya minsan nga, nahatak na ako, nalilito na ako eh. Ako naman, mapagbigay naman ako, nagpapalitrato naman ako, ngingiti naman ako minsan. Butas-butas pa yung aking t-shirt, di naman ako pumaporma eh. Hindi naman ako lumalabas ng bahay, yung aking butas-butas, nahiya naman ako kung magpupunta pa ng malayo. Ibig sabihin, ito yung komunidad natin ng Nazareno. Ito yung puno ng malaki na. Ang ating mga sanga ay
umaabot na. Kami ni Father Douglas, naku, oh, Mons, meron na naman tayong imbitasyon. Eh, hindi tayo makakapunta dyan, eh, may COVID nang. Eh, pero gusto nilang magbigay, gusto nilang humingi ng mass intention, humihingi ng replika ng Nazareno. Lumiliit na yung mundo. Ito po ang ating komunidad na patungong langit. Lumalaki na po tayo. Ngayon ito, pasalamat tayo na ako hindi karapat-dapat, ikaw na hindi rin karapat-dapat, kabilang tayo, kasapi tayo, miyembro tayo. Tumigil tayo upang magpasalamat. May apresyasyon na tayo'y pinili ng Diyos. Ang kanyang himala, ang kanyang milagro. Alam niyo ba ibig sabihin ng milagro? Alam niyo ba ibig sabihin ng himala? Yung mga iba nauuhaw, nagugutom, naghahanap upang maambunan lang, mapatakan lamang tayong mga pinagpala. Hindi lang ito swerte-swerte. Hindi ito bunutan. Pinili ka ang pangalan mo. Hindi lang pangalan kasi may social media na ngayon. Ang litrato mo, ang pangalan mo, yan, nandyan. Kahit anong script yan, Ingles, Tagalog, Hapon, Korean, Arabic, dyan ang gagaling at dyan ang mga kasapi natin kung saan-saan, di ko na naintindihan. Yan, napahaba na yata ako. Halimbawa lamang yan upang tayo magpasalamat. Pinili tayo at tayo naman magpasalamat tayo. Dagdagan nyo pa. Parang awa nyo na. Yung mga nawawala, lalong-lalo na yung miyembro ng pamilya mo, hatakin mo. Kung di mo makumbinsi, magdasal ka, lumuhod ka. Ikaw na ang mamagitan para tayo sama-sama sa kanyang kaharian ng katarungan at pagmamahal. Salamat po, ah. Biyernes naman ngayon. Sa tulong ni Maria, ang ina ng ina natin, Nuestra Señora de Buena Hora ni San Jose, taon po niya ngayon, at mga santong tumutulong na tuwing may pandemya, tuwing yung Eucharistikong panalangin, ang dami kong mga santo pang pandemya, si San Aloysius Gonzaga, si San Sebastian, mamaya pupunta ako sa San Sebastian. Sila yung mga tumutulong tuwing may pandemya, si San Lazaro, taon-taon po natin dinadala ang ating imahen. Lalo na kung Semana Santa yung huling linggo, ha? Tuwing may salot, ha? At si San Roque. Ito po mga kapatid, meron pong UK variant. Naku, nakakatakot. Nakakatakot. Magdasal po tayo. Magdasal po tayo. Nakakatakot. Wala pa sa Kamaynilaan. Magdasal po tayo ng milagro pa. Mga kapatid, pinapakinggan tayo ng Senyor. Malakas tayo sa Kanya. Pero kakaiba po kung kumalat sa Kamaynilaan itong UK variant. Magdasal po tayo. Hindi lang wala nang mamatay. Hindi lang wala nang mahawa. Hindi lang yung mga may sakit ngayon ay gumaling. Itong mas nakakatakot na UK variant ay hindi tumalab, umepekto sa atin. Matalo rin natin. At nawa, tayo pa'y magpasalamat sa mga hiwaga, milagro sa ating buhay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay, ang ating tutugon po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-umapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami, makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maianay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili niyang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't ang sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib
sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ng kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
at ang puso'y naisaya. Pinanggap ko si Jesus at ang puso'y naisaya. Pagkain kanyang bigay, pumuntan ang daan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo na makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalaala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan, nang sa gayon maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malino pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angka na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila mga pangako nila noon sa binyag. Na ikaw lang iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat sa inyo. Katulad na sinabi ko sa homilya, nandito na po sa ating bansa ang nakakatakot na UK variant. Sana po, hari nawa, sa pamamagitan ng ating sama-saming panalangin, hindi po ito talagang tumalab o lumaganap o kumalat pa
at yung may mga variant na ito gumaling at hindi na makahawa. Magdasal po tayo, nasa panahon po tayo ng pandemya, at tuloy-tuloy po ang ating soup kitchen sa mga komunidad. Patuloy po rin tayo sa mga barangay at sa mga preso sa paligid, sa mga presinto, patuloy pa yan. At ang ating pagbibigay ng ayuda, salamat po sa inyong kabutihang loob ang mga nagbigay kahapon. 4 boxes face mask, 1,000 pieces face shield, 2 boxes pansit kanton, 2 boxes beef chicken noodles, 1 box assorted biscuits, 15 sacks of rice, 25 kilos each. Salamat po sa inyong kabutihang loob. Bahala na po, basbasan kayo ng ating butihing Senyor. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kong pinamatayan ay sa bisag ng aming.